Hello. Basta. Welcome back. So, meron tayong re-repair ngayon na laptop. So, ito ay galing na sa technician. May pumutok daw. Yun ang pinagawa niya. Then, sabi walang mabila ng piyasa. So, check natin kung ano yung pumutok. Kung mare-remedyo natin o mare-repair pa. So, galing na yun sa ibang technician. So, pangalo tayo sa titingin. Buksan natin siya. Lenovo to, Lenovo. So, ang model na ito ay model na ito. So, ang model niya. So, Lenovo IdeaPad. Yan. Lenovo IdeaPad 320. So, let's check what's the problem. So, open lang natin yan, ha. Bali, sabi ng technician na nagtumingin sa ating customer, wala daw siya mabili ng piyesa. So, tingnan natin kung anong piyesa yun. At i-repair natin. Gawa natin ang paraan baka kung may piyesa. So, ito lang. Ay, marami lang itong tornilyo. Okay, ito pa naman ang tornilyo. Ayan siya. Ito yata yung pinisang sinasabi. So, ayan. Wala siya. Sabi, pumutok. Siguro yan yung pumutok. So, pull-out natin. Hindi nakaplug yung battery. Hindi nakaplug. So, I don't know kung bakit. So, let's check natin. Okay, remove natin to. Tingnan natin yung battery. Sa ilalim yung motherboard. Bago natin lagyan ng supply. Ibig sabihin, ito ay Lenovo is 220. Yung iba, kalimitan 220. Ano ba nakalagay? So, sa baterya niya,
Nalagay dito. Linubo. Wala lang nakalagay. Sa kanyang ano. Kung 220 siya o hindi. Yan lang, wala akong makita. Pero I think this is 220. Ah, ito yung pyesa. Lagay. Yung pumutok na pyesa yata. Yung sinasabi. Let's check what is the problem. Sana magawa natin para yung pasa sa atin ay pasa ng pangalawa tayo sa tech. Okay. Ay magawa natin maging success. Sabi nga ay pumutok. Sana ay hindi masyadong marami yung nasirang pyesa. So, check natin. Ah, tanggalin ko na mga tornilya. Tapos, check natin yung board. Okay. Ito pa. Marami lang na. Marami lang ng tornilyo. Marating okay. Yung CD. Okay. Step. Natin ang board. Okay, meron ba ba? Okay, natin ang kanyang. Okay. Meron pa. Meron pa. Okay. Lahat natin. I think this is 220. 220 yan, Matic. Sa Lenovo. Lagay natin dito ang laptop. So, remove natin ang kanyang memory. Okay. Check natin mabuti yung board niya. So, may mga plugs na po siya. Siyempre, galing technician na nga eh. Kaya may mga plugs na. Ito yung kanyang tinanggal na pyesa, may tinanggal na ito. Physical inspection natin. Okay. Check. So, supply na natin siya ng 20 volts. I think this is a 20 volts. Kahit 19 volts pwede. Try na supply ng 19 volts. Hindi ko makita yung kanyang power indication. So, I think this is a 220. It's a 20 volts. So, ito yung model niya. Ito ba? So, hindi po ito focus ang ating camera. Okay, po tayo ng keyboard. Kaya natin siya. So, 19 muna tayo. Okay. Kaya natin siya ng 19 volts. Okay. So, hindi lang fit. Patay ng adapter. Okay, adapter, mini adapter. Pinakamaliit. Diba? Yan. Ayan. Ito na natin gamitin. Okay. Plug natin. Kailangan natin ang isang camera. Para makita nyo ang ating DC bench. Okay. DC bench.
pinakamera kasi gumagamit tayo ng wifi camera. So ang port natin ay 470. Okay, ayan, yun ang ating DC bench. So lock nyo lang yung DC bench natin. So 19 volts yung ating supply. What happened here? What happened? Ano ba yung ating wireless connection? Oh, so sad. So yan, supplyan natin ang supply natin ng 19 volts. Bakit ganun? Tatlo po ang ating ano. So wala siyang, hindi siya kumakain sa ampere. Natin ang natin ang voltage. Okay. So block proof, lagay natin sa ground. Okay, tapos check natin yung mga 19 volts. So naka-volts tayo, wala supply. What happened? Bakit siya walang supply dito? What happened? Okay, next tayo dito. Basta wala. Wala din natin bolts. Ano ba yata ang ating connector? Ayan, meron na tayong 19 volts dito. Okay, 19 volts. Check natin yung mga coil. Meron tayong 19 volts sa capacitor na ito. Okay, yung coil, check natin. Yung wala. Ito. Ito. So, wala din. Capacitor. So, wala. Wala din siya. Dito. Okay, wala. Ito. So, wala din. Coil. Okay, wala siya. Dito. This is now 2 volts only. Ayan, so wala po tayo ditong voltage sa lugar na to. Pero dito meron tayo. Ayan. Ayan, meron tayo ditong 19 volts sa capacitor. Ayan, pero dito sa mga coil, 19 volts yan, so wala tayo. Wala din ang 5 volts at saka 3 volts natin, wala. 3.3 volts missing. So check natin kung may supply ang BIOS. So wala, point pa lang, point 2, wala din. So balik pa rin natin ito, may coil pa dito isa. So wala siyang supply. So wala siyang supply. So, plug natin yung power. Lagay natin sa base yung sound. Check natin kung may shortage. Okay, shortage siya. Okay, hindi. Dito tayo, sa kabila na yung shortage. So, ground, tapos
5.7, 5.6, alam ba ito? Nakawal ko. So, yan. So, ito, shorted tayo dito sa coil na ito. So, yung tester natin, hindi sakto ng 0.0. 1.5 yun. Ngayon na siguro yung battery. Ayan. So, dahil may shorted dito, so mag-i-inject tayo ng voltage. Ng voltage. Check natin. So, ito ba? So, yung dito, shorted tong isa na ito. So, may IC dito. Check natin yung IC. Microscope tayo. Plus yung IC to. Lenovo IC. So, Lenovo IC. Nakatya shortcut. Check mo ito ng capacitor. Yan, dito man. Ah, shortcut. So, shortcut dito. Ayan. So, ground nga natin. Yung ground natin ito. Wala. Check natin ang capacitor. Okay. Shorted. Sa coil. Shorted. Sa gila ng coil. Shorted tayo ah. Okay. Ito rin natin ang board. Kaya ang sana mo ito. Saan ka natin mag-inject? Yan, supply. Amazing ang kanyang 5 volts at saka 3.3. So, itong IC naman na tinanggal na to, I think hindi ito sa hindi siya masyadong power part. I think this IC is for SD card. Yeah, SD card to power cord. O kaya sa kanyang C port to USB. USB C port. Dito. Yeah. Kung sa audio man, adi audio. Pero hindi siya mag- basta basta check natin. Visualize nga na ito. Okay. Size natin. Ano naman yung isa mo dito. So, may coil pa dito sa isa na ito. May hinang ito. Ano ito? May basa siya. Bakit sa may flux? So, may flux tayo dito. Baka ito ay ginalaw din. Ano ito? Yung mga flux. Check natin yan. Okay. Check natin. Ang shorted din ito. Ang shorted din. So, shorted. Nahanap tayo ng schematic. Mag-inject tayo. Okay. So, nahanap tayo ng schematic. Okay. Start. Sa backup, sa ating BIOS. Ang module ng board natin. EG523. EG523. Okay, search. Ayan, ito mabas. Marami. Ang model pa lang ito, 320. I think EG23. I think pareha sila ng 320 at saka 330. I think pareha sila. So ano to? Ito. Ano to? Mga BIOS.
natin. Short side. Ayan ito. Ito yung parehas. Ayan. Okay. This is what is maya ito. Ito parang malaki. Ayan, EG. EG523 English ko na. Kasi parehas siya. So, EMD siya. DJ Apple. Tama, DJ Apple ang home. Tapos mayroon siya GPU. Mayroon niya. Tama. Punta tayo, ha? Okay. Pero ang shorted susit sa ito pang shorted mo ang bias search sa ito nito E500 yung shorted mo okay. It is that search PL500 sa coil tayo punta okay may lumabas what's that so ito yung ating coil P500 so ito yung shorted so galing siya IC ito IC na ito PU500 let's check kung ito yung PU500 check natin sa microscope kung ito yung PU500 ito ba? Ah, meron nga yun yung PU500 okay connected ba ito sa sa kabila shorted sa kabila ito natin dito ito yung chinecheck natin shorted din siya ito shorted ito na natin pang coil na to ito muna tayo mag eject sa 19 volts 19 volts siguro ito supply nga natin okay. Supply nga natin so pasensya na kayo sira yung isa kong camera okay, supply ulit tayo, 19 volts check natin ang coil natin okay, PC check natin kung anong class para saan itong 19 volts wala, ito ba ito ay walang volt tayo so natin ito 0 0.2 okay. So ito yung shorted siya dito so may 19 volts siya dito so tapunta siya na tapunta ang IC check natin switch natin sa microscope okay. Ito siya ng IC. Saan na ito? Okay. Hindi ito. Ano ba yun? Meron tayo. Dito ah, meron. 19 volts. So, pupunta siya ng IC. IC na to oh sorry 19 volts so may entrance na 19 volts dito sa IC so tingnan natin ang output ano ba yung IC na to PU40 dahil ng PU40
Si may short din siya nun. Ayo. 40. Okay. So, ayan. Nakita ng PO 40. So, meron siyang output na 3 volts. So, meron tayong input 20 V+. Ibig 20 volts nga ako na ito. Ayan. So, supply nga natin 20. Nangyari sa atin, ano? Cellphone. Wala na. Okay. Unplug ko muna. Ngayon, supply natin ang 20 volts. Ayan. So, 20. Okay po. Check natin. Ayan, 20 volts. Ayan natin yung output. Okay, wala siyang output. Bakit siya walang output? I think, ano to? Tawag dito. So, tingin ko, kasi yung pumutok ay ulan. So, ulan itong pumutok natin. I-plug lang natin. O, tama. I think sa, ano to? Part ito na. I'm not sure kung ulan, pero shorted tayo sa LAN area. Sa LAN area tayo shorted. Dito tayo shorted. I think shorted tayo dito. Ito kasi yun eh. Shorted tayo dito. Ano ba ito? PJ402. PJ402. Ayan, pasensya na kayo ah. Tayo na ang schematic again. PJ 402. Okay, meron tayong 3 volts ulan sa always P. So, always P, shorted tayo dito sa capacitor na ito. Dito sa coil na to, shorted tayo. So, ayan. Ang liban ito, so dalawa lang yun dito. Sa likod, tingnan natin. Ah, meron siya sa likod. So, kaya siya apat na capacitor. So, gawin natin, supply tayo dito ng, I think, 3 volts. Supplyan ko dito sa J402. 5 ampere. Papunta kasi ito dito sa na yun. I think papunta siya dun sa kabila. So, no. PJ, where are you PJ? Ito, 404. Ayan. Connected siya sa kabilang motherboard. Ayan. Connected siya dito. So, napansin nyo, tayo. So, yung tinutukoy ko yung dito PG402, tapos pansinin natin kung tagilagan sa kabila, tapos yung shorted dito sa kabila ng aking kinect yung dito, so, yung kanina ayan PG G40 ayan, iba to PG din dahil power rail din. So, I think connected siya. Check na natin ito. Ano ba ito? 5 volts. Always enable. Ayan. PG401. G+. Okay. Nasa na. May resistor. Mayroon pa siyang isa. Ito yung IC na yun. So, dalawa yung IC na dito. Okay. Ito yung IC na may shorted sa kabila, walang output, tapos may IC pa na ito isa. Okay. Ito hindi shorted itong coil, pero itong coil na tayo shorted. Mag-eject tayo dito sa yung kanina. Dito tayo sa galing ng 19 volts. So, may output ng ulan. Tumutan na natin. Okay, eject tayo.
project tayo dito. Meron ditong PJ 402. Ang nakalagay kasi dito is 3 volts 5 ampere. Yan. 3 volts 5 ampere. So i-check tayo dyan ng 3 volts. Tapos 3 ampere. Okay? I-check ko lang. Bagsak natin ng 3 volts. Tapos hindi kumagana ang ating cellphone. Pasaway. Ano kung may papakita ang katotohanan? Okay. So, dito tayo sa kabilang kanan. ID cam tayo. Ayan. Settings lang natin. ID cam. Ayan. Nakita nyo lang. Ayan. So, wait lang guys. Kita ko lang sa inyo. Okay guys, sorry talaga. Hindi gumana ang ating ano. Sorry guys, sorry. Pasaway ang ating camera. Sumabog. Wala ang aking setup. CPU. Ito. Sorry guys, sorry. Talagang nawala ang aking view. Okay. Ating camera pasaway. Ayan guys, sorry talaga, microscope tayo. Okay, good. Sipi ka. Wala natin. Ayan yung kami natin. Add na tayo ng isa. Source existing CPU up. Okay. Ayan guys, so tuloy tayo. Sorry. Bakit ka nagkatanya? So yan, haba ng oras natin sayang. Ah.
Wala. Sorry talaga guys. So, ayan, start tayo. Supply natin ng 3.3. Tapos, walang ampere yung aking ano. Lagay ko lang sa tansyang ng tansyang 3 ampere. Tapos, so, eject tayo, eject. Dito. Eject tayo ng tying wire sa mga tayo dito. Pinawisan ako dun, oh. Kunin natin ang ating supply. So, check tayo ng 3 volts. Ayan. So, lagay natin sa ground. Ground ang isa. Kung pansinin niyo lang po yung current natin. Ayan. So, lagay natin sa ayan, shortage siya. So, meron siyang 1.2. Taasan natin yung ampere. So, 3 volts po yung supply natin. Lagyan natin ng 3 ampere. Walang settings yung aking ano, DC bench. Okay. Try natin. May init. Kita niyo yung supply natin sa DC bench. Ito yung surte sa dito. So, yung ating anong supply, pwede natin siyang itaas hanggang 5 ampere. So, nakalagay kasi dito is hanggang 5 ampere yung maximum niya. So, pwede natin itaas dito sa ating inject. So, always power on. So, 3 volts lang. Tapos, itay pwedeng tumas dun. Medyo mainit yung kanyang prosy. Naku, delikado. Delikado tayo sa prosy. So, tanggalin natin ang processor. Okay. Ang heatsink ng processor. Para ma-check natin kung nag-problem ang processor. So, I think nandito rin ang PCH niya kasi wala siyang PCH sa labas. Ayan. Dali lang natin yung thermal niya. Kasi kapag ano, umiinit, wala kasing umiinit na iba. Medyo umiinit yung sa may processor. So, pag ganito, medyo dito. Ayun yan, magkasama yung kanyang processor at saka yung PCH. Kung mapansin nyo, dalawa yung kanyang pinaka-CPU. Ito yung processor, ito yung PCH. Ayan, naka-built-in siya. Check natin. So, inject ulit tayo. So, ground. So, 3 volts lang, 3 volts po. At tapos, ayan, so 3 ampere. Wow, nag-drop yung ating voltage ng 1.3 volts. So, check natin. Mainit nga yung processor.
kanya-kanyang, so tunasin natin yung kanyang processor. PCH, mainit yung kanyang PCH. So ito yung processor. Ito. Ito yung PCH. So mainit yung PCH niya. Baka may iba pa. Ito yung kanyang GPU. Ito yung pumutok eh. Walang pensa. Ito lang yun. So, yung CPU niya, hindi siya mainit, pero yung PCH, so mainit ito, ito maliit na to. Ito yung PCH niya. Yun lang. Mukhang ano. Okay. Microscope natin. Lagyan natin ang alcohol. Alcohol yung ginagamit ko. Shoot natin sa microscope. Okay. Lagyan natin ang init nito. Ayan, napansin nyo, meron siyang nag-aano. Meron siyang... Naku, may problema. I think may problema ang kanyang PCH. So, hanggang 5 ampere to, taas natin ng 4 ampere. Okay, 4 ampere. Pansinin nyo mabuti. Ayan. Naku, patay na PCH. Kita nyo guys, ayan o, wow, 4 ampere pa lang yan. Isa pa guys, let's check 4 ampere. Oh, 3 ampere pa nga lang yan guys. So mahirap. Try natin this bench. So I think sira ang PCH. So wala tayong pag-asa. Wala tayong pang revolve. Wala tayong pang ano ng VGA revolving. So sira yung kanyang PCH niya. Ito maliit na to. Kasi yung sa CPU niya, hindi naman siya ganun ka, ano, dito siya na yung kanyang pumping ng heat, so nang galing sa PCH. So nag-inject tayo dito sa way na to ng mga output sa 19 volts, then may output na 3 volts so galing dito. So galing dito sa chips natin na to, meron tayong output na 3 volts para sa always power on. So dadaan siya dito sa kanyang coil na PJ402 at lalampas siya dito sa kabila dito na PJ511502. So shorted po siya dito. Yan, tong coil na to, ito yung daan niya, punta dito, umikot ito. Ayan. So, yan ay papunta ng PCH. So, mayroon ditong line connector. Lumiban dito. Mayroon siya dito. Ito dumaan dito eh. Naputol dito. So, check natin kung connected siya. Okay. Check na natin kung connected. Yung shorted na akin sinasabi. Yan, so dito. Ay, naka-ons tayo. What's your sound? Ayan, so connected niya sa puntang PCH. Ayan, yes. 1.6. 1.2. So shorted ito. 1.3.
Okay, shortage talaga siya. Ayan. So, ang problem na ito ay PCH. So, wala tayong pang-revolve na machine, pang-revolving. So, kailangan natin magpalit ng motherboard. Kasi magpa-revolve din naman ito, medyo mahal din. Ayan. So, mahaba na ang aking naging oras. Nagkaroon pa ng problema kanina sa ating camera. We have 45 minutes to diagnose this board. Galing sa ibang technician, pumutok daw yung IC na ito, nilagay dito. Ayan. Ang problem niya ay PCH. Ayan. So, wala na akong magagawa. Wala tayong pang ribbon. So, hanggang dito na aking video. So, wala. Ganyan talaga ang buhay. Hindi lahat ay nagiging success ang ating repair. Pero at least nakita natin, na-diagnose natin kung anong problema ng ating motherboard, ng ating laptop. So, sabihin natin sa customer na ganun na problem. So, hanggang dito na lang. So, bye-bye.